Kamusta na po? Long time no see. So, uli ito si Ron Herrera. Guys, ayun nga, nawala ako ng mga 10 yata mayigit. Or, 10 mayigit. So, sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, for today video po, pag-usapan ulit natin si working permit tsaka yung mga ibang mga kabayan na nagtatanong sa akin. Ayun nga, yung mga iba galing nasa Pilipinas, yung iba nasa ibang bansa. Actually, paulit-ulit lang tayo pero gusto ko din linawin sa inyo para malinaw din sa inyo na yung mga tinatanong yung agency or yung mga direct hire mula sa Poland to Philippine or Philippine to Poland. Actually, hindi ko po kilala yung mga ibang agency na sinasabi yung pangalan sa akin kung legit ba o hindi. Sinabi ko na yata to sa mga previous vlog ko na hindi ako expert pagdating sa mga pangalan ng agency kung legit ba sila o hindi. So ang may advice ko na lang sa inyo para dyan, kung anong pangalan man niya nang ina-applyan yung agency, mag-research na lang po kayo mismo sa Google, Facebook, YouTube at saan pang ibang pages kung legit ba sila o hindi. Ang pinaka the best dyan ay yung humanap kayo ng tao na napaalis na nila. Yun ang tanungin ninyo. Kasi dun yung malalaman kung legit o hindi. Kasi until now, marami pa rin mga kabayan na nabibiktima ng scam. Nagbabayad sila ng processing fee. Tapos, ayun, first payment, wala nang nangyari or hindi na nila makontak yung mga agent or yung mga kausap nila. Lalo na, yung pinakamahirap sa ibang kabayan is nag-a-apply sila ng walang physical agency sa bansa nila or kung nasan man sila. Like for example, taga-Saudi ako, tapos nag-apply ako sa Dubai. So, pagka na nagka-problema ka, wala kang tatakbuhan agency kung nasa Saudi man. Halimbawa ako, nasa Saudi ako, wala akong tatakbuhan agency na malapit sa akin. Hindi ako makakapagreklamo, wala akong makakausap na personal para sagutin yung mga katanungan ko. Kasi nga, yung in-applyan mo outside your country. Diba? So, parang hirap magkipag-communication, lalo na maraming problema ngayon din sa Middle East, ang mga agency, lalo na sa Dubai, maraming scam dyan. So, ayun na nga, yung isang, sasabihin ko to, yung Steadfast Agency, meron mag-asawa na nag-apply. So, nag-process na sila ng first payment nila, let's say, 8,000, tig 4,000 sila. Ngayon, dumating na ang working permit nila, eh yung mag-asawa nag-decide ng hindi na i-continue yung process nila. Ngayon, ang ginagawa ng agency, pinipilit silang i-continue yung process nila. I-continue daw o hindi, kailangan nilang bayaran ng full payment. So guys, hindi pwede yon kasi kung tutusin, ikaw yung talo eh. Tsaka ikaw naman yung naglabas ng pera, hindi sila. Binayaran mo yung first payment mo. So, yung sila, tinatakot sila, idadalin daw sila sa, magli-legal action daw sila. So, sabi ko, hindi pwedeng pilitin nila kayong mag-apply kung ayaw nyo nang tumuloy. Actually, kung tutuusin, kayo pwede magreklamo. Kasi, isipin na lang nila, nagbayad kayo ng first payment, tapos hindi na kayo tutuloy. Sinong natalo, di ba kayo? Sabi kong ganyan. So, guys, kung ganun din ang sitwasyon ninyo, kung ayaw ninyong tumuloy, nakahanap kayo ng mas okay, okay lang sa inyo na natalo kayo dun sa first payment, okay lang yun. Walang sapilitan sa pag-a-apply. Hindi nila kayo pwedeng pilitin na ituloy nyo. Eh, paano kung mapahamak kayo sa bansa nyo? Eh, hindi bukal sa loob yung puntahan yung bansang yon, kaya ninyo kinansel. So, walang sapilitan, ayayin nyo lang sila. Kung sakaling yung mga iba dito, sakaling pinipilit sila ng agency, although kayo yung naglabas ng pera, pwede kayong mag-complain ni REST Police Station na sabihin nyo lang kung ano yung mga nangyari or resa-resa na nagsimula, bakit kayo nila pinipilit na continue yung process, ayaw nyo na. Kung tutuusin, kapag nag-backout ka, kung hindi i-refund, tablado ka na lang eh, di ba? Pero yung sapilitan, hindi tama yon. So, huwag kayong maniniwala sa mga ibang agent unless
yung bansa mismo ang decide, or let's say UAE government ang nag-decide na, or police UAE, let's say UAE sa Dubai, ang nagsabi na wala kayo kailangan ikatakot kung sakaling ganyan ang ginagawa nila sa inyo. So, kung agent lang ang kausap ninyo, huwag kayong maniniwala agad-agad. Kasi dumadaan yan sa proseso, lalo na dyan sa Middle East, maselan yung ganyan. Hindi kayo nila pwede basta-basta pilitin. And then, yun nga, yung working permit, yung ibang agency ngayon medyo tahimik na eh, no? Tahimik na sila. So, kami ng mga ibang biktima ng isang agency, continue pa rin yung pagsasabi namin sa mga tao na huwag na silang mag-process kung ayaw nilang tumagal lang yung proseso nila or may stock lang yung pera nila. So, hiring pa rin po ang Malta kung meron sa inyong mga gustong mag-apply. Base lang sana sa Hong Kong, Kuwait at Middle East yung pwedeng mag-apply. Sa Pilipinas, wala pa. And then, sa mga direct hire from Philippines to Poland, meron mga ilan na gumagastos ng 300,000 eh. Nakakarating na sila ng Poland. Pero yung kakilala ko, gumastos siya ng malaki. Kasi ang laki ng bayad ng escort. Nasa Poland na din siya. So, they are planning to transfer here in Paris. And then, yung mga ibang nationality, for the other nationality who messaged me in my email and my Facebook account, I think I already inform enough, or I inform you enough for the information that you need to know about this kind of agency, this agency. I think I already inform you guys. Just try to research first before you are applying, okay? Don't just give money. Kasi yung pera nyo yan, pinagpaguran nyo yan, kaya kailangan nyo din ingatan at mapunta sa tama. And then, sa mga nagpa-plan lumipat ng Paris from Poland, I think mag-stay muna kayo sa Poland po. Kasi ang daming kabayan dito na wala pong mga trabaho. Iba galing ng Czech Republic, Hungary. Mas marami ang Poland actually. So, paubusan na din ng work dito or part-time. Pero kung may mga kakilala kayo talaga, mas maigi. Kasi sila yung magbibigay sa inyo ng trabaho dito. Sure ball sana. Kasi kung lilipat ka dito para maghanap pa lang, mahihirapan ka. 2 to 3 months siguro, baka pa isa sa dalawa-dalawa lang ang trabaho mo. Hindi ka makakasurvive. Kasi marami talagang bagong dating ngayon dito sa Poland. Kahit kami, matagal na, medyo 5 months pa lang ako naman ako dito. Medyo tagilid pa yung trabaho pero okay pa naman, nakakasurvive. Pero yung mga iba talaga as in, halos magmakaawa na para lang makahanap ng trabaho. So, mahirap ngayon ang sitwasyon dito sa Paris, France. Unless may kakilala ka dito at may magbibigay ng trabaho sa iyo, full-time or part-time na pwede kang makasurvive sa daily or monthly mo. Kung hindi ka nagpapadala, pwede. Kung nagpapadala ka, sana mag-full-time, makahanap ka ng full-time dito. So, yung information dito guys, ayun, yung mga nagtatanong from Poland to Paris, download nyo lang yung OMNI sa application nyo, Play Store or Apple Store. Doon ka pwede mag-book ng ticket papunta ng Paris. Sinbad ang bus, name ng bus. So, I think 72 euro papunta dito yata. And then, 3 luggage. Yung kilo, parang okay lang naman. Basta, tapos one hand carry. Kung sobra ka sa 2 luggage, tapos may hand carry ka pa, tapos may extra bag ka pa, baka ma-charge ka ng 10 euro. Kasi ganun kami, na-charge kami ng 10 euro. So, yun guys, ano pa bang pwede natin i-share sa mga kababayan natin? Yung mga nasa Poland na nagpaplanong mag-Paris or lumipat ng ibang Europe country, sinasuggest ko na magpa-TRC muna kayo.
Kasi once na na-expirein kayo ng visa, kung saan kayo lumipat, syempre hindi na kayo makakabalik ulit sa Poland. It means TNT na kayo. TNT na ang dating noon. So, mas maganda kung magpa-TRC muna kayo sa Poland. Let's say, magantay kayo ng 7 to 1 year bago kayo magkaroon ng TRC. Kasi ang tagal ng TRC, minsan kasi may mga company sa Poland na hinihintay muna nila ma-expire ang visa mo bago kanila bigyan ng working permit. Let's example. Galing ako, nasa factory ako, may working permit ako sa factory. Then lumipat ako sa hotel. So, yung bagong company, let's say hotel, bagong company. Yung iba, syempre, meron ka pang visa doon sa passport mo. Active pa yung Schengen visa mo. And yung working permit, regardless yan. Kasi kapag lumipat ka, issuean ka ng working permit dito. Pero may mga ibang company na inintayin muna nila mag-expire ng working permit mo bago kanila bigyan ng working permit dito sa bago mong company. Or, paglipat mo, siyempre, wala na yung working permit mo, hindi na active kasi lumipat ka na. Kailangan mo ng bagong working permit. Yung iba, inaantay ma-expire ang visa Schengen mo na naka-attach sa passport mo bago ka bigyan ng working permit. May mga ganun pangyayari sa Poland. Ewan ko ba bakit alam mo yun, napakabagal ng proseso ng papers sa Poland. Sobra. Kung nasa Middle East ka, mabilis na yata ang 2 days para sa resident card mo. Or 1 week. Let's say 1 week. Mabilis na yun. Pinakamabilis na. Or parang wala man 1 week minsan. Di ba, makakakuha na kayo ng patakan nyo yung mga galing na Middle East dyan. May biometric na kayo agad. Picture, fingerprint, whatsoever. Then, the next day, di-deliver na or bibigay na ng amo mo yung resident card mo. Sa Poland, hindi. Mabagal po ang process nila. For example, yung mga iniwan ko dun sa Poland, nag-start kami ng August 2021 sa isang company. May mga kasabayan ako. Let's say, lumipat sila ng September. O, anong buwan na? June, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. 9 months na sila. Wala pa silang TRC. Then, kaya wala pa silang TRC within 9 months kasi ang tagal din na releasing ng working permit nila sa new company, sa, let's say, hotel. Kasi syempre, bawal kang magtrabaho ng walang working permit. So, ang nangyari, inantayin nila yung working permit, contract, etc., etc. Then, bago ka palang magpaprocess ng TRC. So, yung iba, parang naanuan sila, nagtagal sila ng 5 months, 7 months, 8 months, bago lumabas yung bagong working permit nila. And then, dun palang sila magpaprocess ng TRC. So, ang tagal, di ba? So, kung ganun ang nangyari sa'yo, 1.5 months, or sabi mo muna magdadalawang taon bago ka makakuha ng TRC card. Ang maganda dyan, kung kaya mo magtiis sa company mo, alimbawa, bagong dating ka, galing ka ng Middle East, or galing ka ng Pilipinas, for example, sa mushroom factory ka, siyempre may working permit ka doon. No? Pagtiyagain mo muna yung factory na yan, mushroom factory, siyempre, kompleto ka papel dyan eh. May working permit ka, may ganyan-ganyan, bibigay lahat nila sa kailangan mo, bangko, ganyan, ETC, medical. And then, once na nandyan, kompleto ka ng papel na, pwede ka nang mag-apply ng TRC on the spot, basta complete yung papers mo. Hindi ka tulad ng iba na lumipat, nag-aantay sila ng bagong working permit, nag-aantay sila ng bagong ganyan, bago sila makapag-apply ng TRC. So, yung iba, nagtsatsaga sila, yung mga kakilala ko dito na nasa Paris, nagtsaga sila kahit mabigat yung trabaho nila. Pagdating nilang Poland, 2 months pa lang nakapag-process na sila ng TRC nila. So, dumaan ng 7 months, lumabas na yung TRC nila. So, yung iba hindi tumatagal kasi nga, palipat-lipat sila ng trabaho kaya hindi sila nakakaroon ng TRC. So, suggest ko, kung yung mga nagpaplanong lumipat, 2-5 na, may katrabaho na ako. Yung mga gusto lumipat agad, or yung mga nagpaplano, I suggest magpa-TRC muna kayo. Just in case na hindi kayo suertihin
sa lilipatin nyo, like for example dito sa Paris, anytime pwede kang bumalik ng Poland at maghanap ng trabaho kasi may TRC ka. Regardless kung expired ang ano mo, ang kung wala ka man working permit, at least may TRC ka, 'di ba? Pwede kang bumalik anytime, pwede kang maghanap ng trabaho diyan sa Poland. Actually guys, so share ko lang, na-accidente ako kanina. Ayan, nabalot diyan. Tapos ayan, ban 8. So, ayun guys, yun muna siguro may i-share ko. Nakapag-vlog ulit sa tagal ng araw. Kasi ngayon lang nagkaroon ng time, medyo busy-busy na. Dumarami na yung mga work. So, share ko lang din for now siguro nasa 85,000 na monthly ko dito sa Paris. Yun lang. And then, ayun, sa mga nagbabalak mag-apply, alam ko, meron silang binali, ano ba yung pwede mong i-share sa, yung mga nasa Poland, hiring lagi ang, yung mga gusto mag-hotel, hiring lagi ang Manila Holding Group, hiring sila ng mga therapists, kitchen helper, junior cook, tsaka housekeeping, urgent. Check nyo na lang yung Manila Holding Group, hiring sila. Galing ako doon. And then, ano pa ba pwede natin i-share sa mga kababayan natin? Ayun nga, basta huwag kayong magpaloko sa mga ina-apply ninyo o mga nakakausap ninyong tao. Aminin natin mababang sahod sa Poland. No work, no pay kasi nga mandate contract, no work, no pay. So, yun na muna siguro guys. So, hanggang sa muli, ingat po lagi at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.